nagpatuloy sa pakikibaka sa mga dayuhan ng mga Pilipino. Di lamang sa paraan ng digma, kundi sa pagpapahayag at pagsusulat tungkol sa damdaming makabayan at pagsalungat sa pamahalaang kolonyal ng Amerika. Hindi mapigil ang pagbulusok ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Bukod sa direktang pakikidigma na ipahayag nito sa iba't ibang larangan ng sining, tulad ng panitikan. Ang kahapon ngayon at bukas ni Aurelio Tolentino ay isang dulang bumatiko sa Amerika. Gumamit ito ng mga talinhagang tulad ng mabuting tauhan na si Inang Bayan at ang kontrabidang si Asal Hayop. Naisalin pa ito sa Kapampangan at Bicol. Ang mga kasuotan ng mga nagtatanghal ay sa mga kulay ng bandila. Dahil dito, nakulong si Tolentino sa ilalim ng Sedition Law, isang batas na nagmumulta't nagpapakulong sa sinumang magpapahayag o magsusulat ng kahit anong salungat sa Estados Unidos, at Flag Law na nagbawal sa pagpapalabas ng bandila ng Pilipinas. Kalayaan din ang tema sa dulang Tanikalang Ginto ni Juan Abad. Pinapakita na yung binibigay sa atin ng mga Amerikano tulad ng pag-aaral at lahat ng sinasabi nilang mabubuti ay tanikala pa rin kahit na gawa siya sa ginto. So parang ganun din, gumamit sila ng maraming mga tinatawag na theatrical devices upang mapalabas yon. Ang dulang Walang Sugat ni Severino Reyes ay gumamit ng mga talinhagang kumakatawan sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Mensahe nito'y walang sugat ang nagtatanggol sa kalayaan at babalikan ang minamahal na bayan. Ang totoong pagtatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano ay naganap lang noong 1913 sa sulu ng maglaban ang mga Tausug at Amerikano at pwersahang sakupin ng Amerika ang sulu. Sa buong panahong ito, hindi kahit kailanman napigil ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ang hamon sa ating mga kabataan ay huwag kalimutan ang ating kasaysayan. Ang kasaysayan ng mga karaniwang Pilipino na ginawa ang lahat ng makakaya para ipaglaban ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Bilang mga mamamayan ng isang malayang bansa, paano natin mapapangalagaan ang kalayaang ito? Para sa akin, mapapanatili ko ang kalayaan ng ating bansa sa pamamagitan ng paglinang at di malimot ang ating kultura. Dahil ang iba ay madaling naimpluwensyahan ng ibang bansa, kaya kadalasan madali tayong masakop. Bilang isang mag-aaral, mapapanatili ko ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Dahil naniniwala ako na mas malawak ang kaalaman, mas malakas ang isang bansa. At naniniwala rin ako na hindi lang sa dahas natin makakamit ang ating kalayaan, kundi kailangan natin ng sapat na pag-iisip upang maipagtanggol ang ating bayan. Kailangan itong magsimula sa ating mga sarili, magkaroon ng pansariling disiplina. Kailangan din tayo magkaroon ng pagkakaisa, pagsunod sa mga batas ng gobyerno. Sa ganitong paaraan, hindi tayo agad masasakop ng ibang bansa dahil tayo mayroong pagkakaisa. Para sa akin, papanatili ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pagmamalaki ng lahing Pilipino. Na kapag nakakakita tayo ng mga dayuhan, hindi natin iniisip na mababa ang tingin nila sa ating mga Pilipino. Na kaya nating ipagmalaki sa kanila na tayo ay isang malayong bansa na hindi natin kailangan ang tulong ng mga tulong nila. Hindi tayo umaasa sa mga paraan nila at hindi tayo gumagaya sa mga imbensyon nila at mga produkto. Kaya nating mag-isip ng sariling paraan para sa ikauunlad ng ating bayan.